up mga kaibigan, mga ka-money magnet, nandito na naman tayo para alamin ang pangtanggal ng mga kamalasan. Gamit lamang ang asin na meron sa atin mga tahanan. Sa simpleng asin, sa napakamurang asin, maaari itong tanggalin ang lahat ng klase ng kamalasan na dumadapo sa ating katawan. Kung paano, ituturo ko sa inyo. Kahit kung hindi kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito. At huwag kayong maglilipat ng channel. Stay tuned mga ka-money magnet! Mga ka-money magnet, ang asin ay napakahalaga na meron sa ating tahanan. Meron tayong mga bawal at hindi dapat gawin sa asin. Halimbawa na lang, kung kayo ay may kaaway, huwag na huwag kayong magtatapo ng asin sa inyong mga kaaway dahil ito ay sinasabing gaba. Ibig sabihin ng gaba, mamalasin kayo sa buhay nyo. Kung meron namang mga taong walang pambili ng asin at walang ginawa kundi manghingi ng asin sa bahay nyo, huwag nyo silang bibigyan ng asin, sapagkat ang swerteng sana ay nasa tahanan mo na ipapasa mo pa kung sino man ang nanghingi sa inyo ng asin. Bawal na bawal din ang matunawan ng asin. Kaya't kung gumagawa tayo ng mga ritual, pantayan nyong maigi ang asin. Kapag napansin nyo nang ito'y natutunaw na, palitan nyo na agad, sapagkat ang asin na natutunaw ay wala ng silbi at wala ng dalang swerte. Ang maaaring maidulot nito ay kamalasan. Kaya't bantayan ang mga asin na ginagamit natin sa ating ritual at kapag ito ay natunaw, palitan na agad para hindi nyo maranasan ang kamalasan. Ano-ano ba ang mga dapat nating gawin sa asin para tayo swertihin? Una pa lamang, sa mga transaksyon na ginagawa natin bago tayo pumunta sa meeting, sa pagpirma ng kahit anong klaseng transaksyon na yan, para maging successful ang lahat ng ito, bago ka umalis ng tahanan mo, ay maghugas ka muna ng kamay mo. At ang pinaghugasan mo ay lagyan mo ng isang kutsarang asin bago mo ihugas sa iyong kamay. Sa pamamagitan ng paghuhugas mo ng tubig na may asin sa iyong mga kamay, anumang transaksyong iyong gawin ay magiging successful. Kung ikaw naman ay tataya ng loto, mainam na gawin mo rin ito para anumang numero sulat mo at tayaan mo sa loto ay siguradong lalabas. Ganun din naman kung mahilig kang magsugal. Bago ka pumunta sa sugalan ay maghugas ka muna ng kamay na binabaran mo ng isang tubig na may asin. Isang kutsarang asin lang sa tubig na panghugas ay okay na. Bakit ba natin dapat gawin ang paghuhugas ng kamay? Sapagkat sa pamamagitan nito, lahat ng klase ng negatibong enerhiya na nakadikit sa ating mga kamay ay maaring magdala ng kamalasan. Kung kaya't sa pamamagitan ng paghuhugas, gamit lamang ang asin na may tubig, ikaw ay tatanggalan ng mga kamalasan at negatibong enerhiya na nakadikit sa iyong mga kamay. Ang isa pang dapat natin gawin kung maliligo ka at kung aalis ka, bago ka umalis ay maligo ka muna ng tubig na may asin. Kung konti lamang ang tubig, isang dakot ay okay na. Pero kung mas marami, dalawang dakot ng asin ay lalagay mo sa tubig na pinagliguan mo. Para saan ba na kailangan bago tayo umalis ay maligo ng tubig na may asin? Ganito kasi yan. Kung meron kang business na pupuntahan, ang business na pupuntahan mo ay ma-attract mo ang maraming customer, maraming benta at maraming kita. Kung ikaw naman ay makikipag-meet o meron kang meeting, ang meeting na yan ay tungkol sa isang project na gusto mong pagtagumpayan, siguradong kapag ba umalis ka na nakaligo ka ng tubig na may asin, ang project na pupuntahan mo ay magiging successful. Kung ikaw naman ay papasok sa trabaho, magiging success din ikaw pagdating sa trabaho. Maaari kang ma-promote, maaari kang makilala, o maging leader sa inyong lugar kung saan ka man natatrabaho ay makikilala ka ng mga tao. Ganyan ang nagagawa ng asin. Nagbubusto ng positive energy sa iyong katawan para ikaw ay kumilos ng naaayon sa iyong pangarap para ikaw ay magtagumpay. Kung ikaw naman ay madalas na may pakiramdam na hindi maganda, nagkakasakit, inuubo, sinisipon at nanghihina,
Ibig sabihin, napakarami ng negatibong enerhiyang namamayani sa loob ng iyong katawan. Kung kaya't mainam tuwing gising mo sa umaga, magmumuka ng isang maligamgam na tubig. Isang baso ng tubig na maligamgam, lagyan mo ng isang kutsara ng asin. Sa pamamagitan ng pagmumumog ng tubig na may asin, basta tandaan maligamgam ang gagamitin. Tuwing umaga kapag nagmumumog ka nito, lahat ng mikrobyo na nasa iyong katawan ay tatanggalin. Para na rin pag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa katawan natin na nagsisilbing dahilan kung bakit tinatamad tayong kumilos sa araw-araw na parang wala tayong kagana-gana. Gusto mong maging masigla, maging maayos ang iyong katawan at maging healthy, pagising mo pa lang sa umaga, isang basong tubig na may asin na ang imumog mo para nang sa ganon healthy ka na, tanggal negatibong enerhiya, ang buhay mo ay sisigla at makakaahon ka rin sa kahirapan. Bukod naman dyan, kung ikaw ay palaging lumalakad, umaalis at pumupunta kung saan sa ang lugar dahil ang trabaho mo ay traveling o di naman kaya ay online at nakikipag-online business ka kung saan sa ang lugar, mainam mong gawin sa sapatos mo sa kanang sapatos. Tandaan, kanang sapatos ang wiwisikan mo ng asin. Sa pamamagitan kasi ng pagwiwisik ng asin, kailangan ay konting wisik lang, huwag naman masyadong marami. Sa pamamagitan kasi ng pagwiwisik ng asin sa kanang sapatos, maa-attract nito ang swerte sa lahat ng iyong transaksyon na ginagawa. Ano mang transaksyon man, ano mang business yan, ano mang online business, pagbebenta o kahit ano, lahat ng yan ay siguradong magiging successful. Makakamit mo ang tagumpay sa buhay mo na talagang hindi mo inaasang dadami ang opportunity na papasok at blessing ay siksik, liglig at nag-uumapaw. Kung ramdam mo naman ang iyong wallet ay madalas na nauubusan, laging walang pera, simut na simut at zero balance, ibig sabihin ang iyong wallet ay nakakaramdam rin ng negatibong enerhiya. Sa pamamagitan ng pagwiwisik ng asin, konting wisik lang, isang wisik ay ayos na. Matatanggal nito ang lahat ng negatibong enerhiya na nasa iyong pitaka. Sa pamamagitan nito, kapag natanggal natin ang lahat ng negatibong enerhiya na nasa ating pitaka, makaka-attract na to ng pera na pumasok dito. Magugulat ka na lang kung dati ang pera at pitaka mo ay laging walang laman. Ngayon, kapag nagkaubusan, biglang may darating na blessing na maglalagay ng pera sa iyong pitaka. Kaya't ang iyong pitaka simula sa araw na to ay hindi na namuubusan. Ang iyong pitaka ay magiging siksikliglig at nag-uumapaw na sa laman. Ikaw ay magugulat sapagkat mapapatunayan mo na ang swerte talaga ay nasa sa iyong mga palad. Sa pamamagitan lang ng asin, tanggal kamalasan at swerte ang ibibigay sa iyo. At syempre, huwag niyong tanggalin na wisik ka ng asin ng mga appliances o gamit, lalo na kung ito ay nabili niyo ng second hand. Kapag mahilig kayong bumili ng mga second hand na gamit, hindi kasi natin alam kung sino yung mga taong pinanggalingan yan. Maaaring ang mga taong pinanggalingan ng second hand na gamit na yan ay may kamalasan ding nangyari sa kanilang buhay. Ayaw natin na ang kamalasan na yan ay malipat sa ating tahanan. Lalo't not, ayaw natin ang kamalasan na naranasan nila sa kanilang tahanan ay maranasan mo rin sa iyong buhay dahil isinalin ang kanilang kasangkapan sa iyong bahay. Gusto nating maiwasan ang mga bagay na yan dahil gusto nga natin ng masaganang buhay. Sa paanong paraan natin ito maiiwasan? Sa pamamagitan ng pagwiwisik ng asin sa lahat ng bagay na nabibili nyo kung second hand yan. Ibig sabihin, kung hindi brand new at merong pinanggalingang iba, huwag mong kalimutang punasan ng tubig na may asin o kaya naman ay wasikin ng asin o kaya lagyan ng isang kurot ng asin. Sa pamamagitan kasi ng paglalagay dito ng asin, matatanggal nito ang lahat ng mga negatibong enerhiya na nagmula sa pinanggalingan nito para hindi ito masalin sa iyo at ikaw naman ay maging maayos sa iyong pamumuhay habang buhay.
At yan nga mga kamani magnet ang pampaswerteng na ibibigay sa atin ng asin. Tandaan lamang na ang mga bagay na to ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong kumikilos, naniniwala at nananalangin para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bagong video. Thank you very much! Thank you.